Ako po si Lauren. At ngayon po ay gagawa tayo ng pandesal gamit ang oven toaster. Ayun po, narinig po ninyo, oven toaster. So, hindi po tayo gagamit ng malaking oven. Pero ito po ay garantisadong masarap din. Ayun, bago po natin ipagpatuloy panoorin ang video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Lauren's Garden, at pakiclick na rin po yung bell dyan. Ding, 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 ding. Ayan. Sa mga susunod pang upload. Ayun. Malapit na akong mag-upload ng mga garden videos kasi malapit na mag-spring. Sana. So, ayun po. Ito na po yung ating video. So guys, ito na. Kailangan natin ng 4 1/2 cup flour or 500 grams flour. Ayan. And then, kailangan din natin ng sugar. 1/2 cup sugar, 1/2 cup skim milk. Ayan. Ayan po, taga-half po. Nakita nyo naman. 1/2 cup sugar and 1/2 cup skim milk. So, and then, kailangan din po natin ng 1 egg or 1 itlog. At syempre, importante dito, kailangan natin ng 1 pack instant dry yeast. Ito po ay minsan na 7 grams, minsan naman 10 grams. And then, 1 teaspoon salt. Ayan. Syempre, importante rin ito, ito po ay water. Ito po ay 250 ml water. Pero depende po yan sa dryness ng inyong harina. So, imimix na natin guys yung ating mga dry ingredients muna. Ganyan. Napakadali lang guys. Salt. And then, ang ating yeast o pangpalsa. Ayan. So, imimix lang po natin to na dry pa siya para mas maganda yung ano pagka-mix niya sa ating mixture. So mix lang natin na ganyan. Para hindi lang magkumpul-kumpul halimbawa yung sugar sa iisang parte, although mamimix naman yan. Kaya lang etong style ni Madam Lauren. So yan, lagyan na natin yung ating egg. So, yan. Ganyan. Imimix din natin siya. Dahan-dahan. Ayan. And then, sisimulan na natin maglagay ng water, guys. Tatandaan nyo, anuman ang ibibake ninyo, huwag nyong ilalagay agad yung water na biglaan. Kunti-kunti lang. Kasi minsan, kagaya nga ng sabi ko, depende sa dryness ng inyong harina. Minsan may harinang kunti lang ang kailangan na tubig. Minsan mayroong maraming kailangan na tubig. Kaya po pumapalpak tayo minsan sa mga ginagaya nating mga recipe. Kasi po ganun po ang nangyayari. Maaring yung harinang ginamit ng tao ay kailangan ng mas maraming tubig. Kaya mas marami siyang nilagay. So, kailangan po dahan-dahan talaga ang paglagay natin ng tubig para po hindi tayo magkamali or pumalpak. Ayan, kita nyo naman. Hindi ko pa po, hinahalo-halo ko lang. Hindi ko siya, hinihigpitan pa yung hawak ko sa harina. Halo-halo lang hanggang medyo mag-incorporated na siya. So, ayan. Nag-incorporated na siya. Ngayon, mamasahin na natin. Pwede na natin siyang masamasahin hanggat maging ano na siya. Hindi na siya dumidikit pa sa paligid ng ating bowl. Makikita naman yan pag hindi na siya dumidikit. Hindi na siya madikit na madikit dyan. So, haluin lang natin, guys. Dumidikit. Maano. Ayan, haluin lang natin ganyan. Mararamdaman natin yan, guys, pag hindi na siya dumidikit. Ayan. So, kita nyo naman, ano na, dumikit na lahat sa ating dough yung mga nasa paligid niya.
pati yung mga nasa kamay ko na kasama na yun sa lasa. So, ayan, i-rest natin yan ng mga 20 to 25 minutes. Yan, takpan natin siya ng cloth para hindi mag-dry yung surface. So, ito na nga po siya. After 25 minutes, tanggalin po natin sa ating mixing bowl. At masahin po natin siya hanggang sa maging soft yung ating dough. Yung ating harina. So, yan. Masa-masa. Pampalaki ng muscles. Ayan, mga lalaki dyan, pag gusto nyo lumaki ang muscles nyo, ito lang gawin ninyo. Pag nag-bake ang mga misis ninyo, kayo ang magmasa. Garantisado. Ang mga muscles ko, mas matigas pa sa, ano, sa secret. Ayan. O, diba? Ayan, soft na siya, guys. Ganito na ang magiging texture. Ganito na magiging texture niya pag ready na siyang i-divide. So, masahin pa natin siya ng konti para maganda naman. Ayan. So, ito po ay medyo malaki. Hindi po natin gagawin lahat yan na ano. Yung kalahati nito ay iba naman ang gagawin natin. So, ayan. Ayan, kalahati. Tabi muna natin yung kalahati, guys. Ngayon, sasabihin ko na, guys, habang ginagawa natin to, ang pagbibake po ng pandesal na walang malaking oven, at ang gagamitin natin ay oven toaster lang, kailangan po natin itong i-steam muna. Pwede namang kung wala kayong steamer talaga, pwede namang mag-improvise ng steamer. Mga Pilipino tayo, guys. Magaling tayo sa improvisation. So, medyo ipa-flat lang natin tong ating dough. Tapos, i-roll natin. Pwede naman siyang i-flat ng konti o hatak-hatakin lang palabas. Ayan. Hindi siya kailangan perfect. So, ganyan lang siya. Tapos, medyo hatakin nyo yung harina, guys. Papunta sa inyo. Tapos, i-roll siya. Kailangan, guys, yung pagitan ng pag-roll ninyo walang air. Ayun lang, para hindi ma-airy yung ating pandesal. Ayan, tapos i-close na natin yung hangganan. Ninipisin natin para mas magandang i-close. Ayan. Tapos i-pinch-pinch natin na ganyan. Pinch para mag-close. Mas madaling mag-close ng tinapay, guys, ng dough pag walang... Kita nyo naman walang mantika ang ating mixture. So, yung iba kasi nilalagyan ng mantika. So, nakagawa na tayo ng isang log. Maglalagay tayo ngayon ng breadcrumbs dito sa ating pinagmamasahan. Ayan. Nakita nyo po, hindi po ako gumamit ng harina. Ito po ang pinakaharina niya. Kasi, medyo dumidikit-dikit yung dough. Kaya lang, pag naglagay tayo kasi, guys, ng harina, hindi nadidikit yung ating breadcrumbs sa ating dough. Kaya, ang gagamitin natin, pag ganiro-roll natin na ganyan, ay breadcrumbs. Para ma-achieve natin yung pandesal look. So, yan, i-slice natin, guys. Yan. Ganyan. Hindi natin siya hihiwain ng matalas na kutsilyo, kundi parang... Ano siya, ipupush natin siya pababa para magkaroon siya ng effect na parang pandesal. Ayan. Kasi kung hihilain natin, ano ba tawag nito? Kung hihiwain natin siya, wala siyang effect na ganun yung parang kanto. So. Magiging bilog tong pandesal natin, guys, kasi hindi flat yung ating log. Bilog natin siya na hiniwa. Pero kung gusto nyo maging pareha ba yung pandesal ninyo, ipa-flat ninyo yung ating ni-roll na dough bago nyo hiwain. So, ito na yung aking steamer, guys.
naghiwa ako, naggunting-gunting ako ng mga baking paper dito para pagpatungan natin, para hindi siya dumikit sa ating ang tawag niyan, steamer. Ayan, ina-arrange ko na para tantsahin nyo guys, yung paglaki magiging double size ito o mas malaki, kaya tantsahin ninyo yung mga pagitan kasi magdidikit-dikit yan sila pag sobrang lapit. So ito yung pangalawang layer. Ayan, arrange natin para magkasya. Ayan. So, ito na guys. Ipapatong ko dito sa preheat kong steamer para masingawan siya ng konti para mas madali siyang umalsa. So, aabutin siya ng mga... Kasi alam nyo naman malamig dito sa Germany. Kaya kailangan ko ng ganun. Siguro sa Pilipinas, hindi na kailangan pang i-preheat yung... paglalagyan natin. Madali siyang umalsa. So, habang hinihintay natin umalsa, guys, ito naman yung kalahati ng ating dough kanina. Ito naman ay gagawin ko, ibibake ko siya sa malaking oven, direkta. So, ayun na nga, ganun ulit ang gagawin natin. I-roll natin ulit siya. At, kagaya ng first process na ginawa natin. Ginagawa ko to, para pagkumparahin natin mamaya kung anong pagkakaiba. Okay? So, roll natin ulit siyang ganyan, kagaya nung isa. Tandaan natin, huwag tayong maglalagay ng bubbles dyan sa pagitan ng pagro-roll natin para hindi magkaroon ng mga butas-butas yung ating pandesal para maging soft siya. Ayan. Roll lang. Itong paggawa ng pandesal dito sa oven toaster ay medyo mas matrabaho siya, guys. Kaya lang, kung gusto nyong magtipid at gusto nyo rin mag-experiment at gusto nyong kumain ng pandesal, ayun. Kailangan ng tiyaga. Diba? Kapag may tiyaga, may pandesal. Ayan. Kina-close ko na yung kanyang hangganan. I-pinch-pinch lang natin yan. Tapos, ayan. Kita nyo guys, hindi ako naglalagay talaga ng harina dyan sa aking pinagmamasahan para hindi mag-dry yung skin ng ating dough para dumikit yung ating breadcrumbs. Ngayon naman, ayan. Lagay natin. Balik-balik natin yung ating breadcrumbs. Tapos lagyan natin ng bago mamaya. Igugulong-gulong natin siya dyan hanggang makover yung ating dough. Ayan. Ganyan lang. Minsan, pag hindi dumidikit talaga, pag medyo dry yung inyong mixture, pwede nyo siyang isprehan ng water, para dumikit. Pero ako, nakuha ko tong technique na to na hindi na lang maglalagay ng dough pag minamasa para hindi na lang ako mag-i-spray ng tubig kasi medyo parang madiwara sa kamay, madikit, mga dumidikit yung mga breadcrumbs sa kamay mo, ganyan. So, ganyan na lang gagawin natin, direkta. So, ayan. Tignan lang natin, pag may mga dumidikit-dikit pa sa palad ninyong parte, igulong nyo dun sa breadcrumbs. Ito pong ginagamit kong breadcrumbs ay walang lasa ito, hindi siya breadcrumbs mix, kundi breadcrumbs lang siya, plain. So, iwain na rin natin siya, gaya ng ginawa natin kanina. Gaya ng sabi ko, gusto nyong maging parihaba yung pandesal ninyo, ipa-flat ninyo itong ganyan, ipa-flat nyo siya, pero hindi naman kailangan, ito magiging bilog-bilog siya na pandesal, kasi hindi ko siya plain nut. So, ayan. Yan ang sabi ko, hahati-hatiin na natin, huwag nyo pong hihiwain para maganda yung itsura.
i-diin nyo lang kung, mas maganda kung gagamit kayo ng mapurol na kutsilyo o bread or dough slicer kagaya ng ginagamit ko, ayan. Kasi mas maganda yung effect niya. I-diin nyo lang hanggang maputol. Ayan. Ganyan lang, guys. Kasi kung i-slice nyo ng kutsilyo, yan, pangit. Hindi maganda ang labas. So, the last piece. So, ayan na. Ito yung ating i-bake sa malaking oven. I-transfer ko na rin siya sa baking tray. Ayan na nga. Transfer ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo para hindi naman magano. Tapos yung mga natirang breadcrumbs sa lamesa, ibubudbud rin natin sa kanyang ibabaw para style ba. Para mga magmukhang totoong pandesal siya. So ito ay bibake natin sa oven. At paaalsahin natin ito. Ang gagawin ko, maglalagay ako ng mainit na tubig sa pinakailalim ng oven. Itong oven ko ay hindi pa nakabukas. Lagyan natin ng mainit na tubig, tapos ilalagay natin yung ating mga paaalsahing pandesal dough. Ganito po dito kasi mahirap magpaalsa lalo na malamig. Ang kusina ko po kasi ay walang heater, itong aking dirty kitchen. Pero okay lang siya, hindi siya malamig. Hindi siya malamig na malamig do. Hindi sing init ng Pilipinas. So, hintayin lang natin siyang mag-double in size. And then, balikan na natin itong ating pinapaalsang steam pandesal. Ayan, umalsa na sila, guys. So, i-timer na natin siya. Mga 15 to 20 minutes ang cooking time nito, ang steam time nito, guys. Kung DIY yung inyong steamer, 20-15 minutes. Yan. And then, lalagyan natin siya ng cloth sa pagitan kasi pag natuluan ng moisture yung ating mga bread, papangit siya, magkukulubot. Kaya, important ding lalagyan natin ng ganyan para maganda ang ating in-steam na pandesal. So, ito na, guys. Pagpatay ninyo, paalala, pagpatay ninyo ng mga ini-steam ninyo, magpahingain nyo ng mga 10 minutes bago nyo buksan. Para hindi mag-shrink. So, ito na siya. Ayan, ng ating steam pandesal. Iba ang form niya. Kasi, may moisture dyan na nagluto sa kanya. Kaya medyo iba ang form niya kaysa dun sa ibibake natin sa oven. So, eto na sila, guys. Tatanggalin natin sila sa tray para malumamig bago natin ibake sa ating oven toaster. So, ayan. Tanggalin natin yung papel. Lalapag natin dyan muna para madaling lumamig. Ayan. So, ito na yung ating oven toaster. Ilagay natin sa 180 degrees. Tama ba yun? 180 degrees. So, tatlong... Ano lang tong oven ko, guys? Taglilimang piso ang tawag ko dito sa oven na to. Kasi, napakaliit yung space sa loob niya. Hindi malayo yung ano niya, heating element niya. Napakalapit. So, ilalagay ko lang muna siya sa... sa 15 minutes pa yan. Tapos, ayan na, guys. Ayan. Pero, mas maganda siguro yung mga oven toaster ninyo, guys, kaysa dito. Pangit talaga mag-bake dito. Sa ano. So, babalik ta rin ko sila. Tapos, ibibake ko siya ulit. Mga 5 minutes din. 5 ba yun? 15 ba yun? 15 yun. 15 minutes yun. So, ito na, guys. Tapos na.
Ang pangit talaga tong maliit na oven toaster ko, pero hindi ko siya maitapon-tapon eh. Pinagpapainitan ko to ng pandesal pag nagmamadali. Ayan, tapos na guys. So, ito na ang taste test natin. Ito na yung binake natin sa oven toaster. Na una, in-steam muna natin. Ayan. Okay naman. Okay naman. Mas makintab siya. Parang makintab siya. Parang muna yung kintab niya. So, ito naman yung ating binake sa malaking oven. Ayan. Ito na nga. Magti-taste test na nga tayo. Hiwain muna ng kalahati. Oo, mainit. So, ganyan. Ito yung sa oven toaster. Pareho nating iti-taste test, guys. Yung oven toaster, tsaka yung sa gas range oven. So, ayan. Iwain din natin siya. Mm-hmm. Ayan. Init. So, pagkukomparein natin sila, ayan, ng mga texture nila. Pero, palagay ko, mas soft yung mas moisty yung sa oven toaster kaysa dito mas dry siya ng konti. Ayan. So guys, ito na ang taste test. Pareho natin lalagyan siya ng margarine. Ayan. Lagyan din natin yung sa malaking oven ng margarine. Hindi na siya matutunaw kasi malamig na. Hindi na matutunaw yung margarine kasi malamig na siya. So, anong unang titingnan natin guys? Yung mainit pa. Kasi yung pandesal na na-bake sa oven, alam na natin ang lasa. So, itong binake sa oven toaster. Well, lasang pandesal pa rin siya, guys. Lasang pandesal pa rin, guys. Tikman naman natin tong binake natin sa malaking oven. Lasang pandesal rin. Pareho lang ng lasa. Although, ayan, English yun. Pero, may pagkakaiba sila guys. Sa lasa, wala silang pagkakaiba. Ang pagkakaiba nila guys, siguro yung oven ko hindi lang mamahalin. Iglilimang piso lang yan. So, ang napansin kong pagkakaiba guys, itong in-steam natin na pandesal ay makunat yung medyo makunat yung crust niya, yung itong balat. Pero lasang pandesal pa rin siya. Pero guys, siguro kung may mas maganda kayong oven kaysa yung maliit na oven ko, baka mas maganda ang kalalabasan. Masarap siya. Mas, ano yung texture niya? Mas soft. Mas moisty yung texture nitong ating in-steam kaysa dito sa ating binake sa oven. So guys, mas
mas dry ang texture nito na-bake sa oven kaysa yung na-bake sa kaysa yung in-steam at binake natin sa toaster. Siguro kung dahan-dahan siya na-bake, guys, sa toaster, masarap siya, masarap. Kasi mas soft yung ano niya, mas soft yung bread niya. So, alam nyo na. Pwedeng gumawa ng pandesal kahit walang malaking oven, basta may oven toaster kayo, guys. Pwede nyo subukan ito. Garantisado. Masarap siya. Lasang pandesal pa rin. Ayun na nga po ang ating paggawa ng pandesal sa oven toaster. Medyo matrabaho siya, pero sulit naman po. Masarap din siya, sinsarap din siya ng normal na pandesal. Siguro mas maganda yung oven toaster ninyo kaysa yung taglilimang pisong oven toaster ko. Kaya mas sigurado akong mas maganda yung kalalabasan ng inyong oven toaster pandesal. So, ayun, maraming salamat po sa pagpanood ninyo ng aking video. At sana po huwag kayong magsasawang dalawin ang aking channel. Ayun. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po kayo palagi. And ako po si Loren. Maraming salamat po ulit. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.